Western Conference. Well, masasabing na natin na napaka-loaded ng mga super team ang conference na ito. Simula sa pagiging super team ng Phoenix Suns, ang duo ng Dallas Mavericks, ang trio ng Sacramento Kings, ang tandem ni Luka Doncic at Kyrie Irving, at sina LeBron James at Anthony Davis ng Lakers, at ang Big 3 ng Golden State Warriors kasama ang mainit na team ng Houston Rockets. Ngunit sinong mag-aakala na ang anim na napakalalakas na team na ito ay siya mismong maglalaban-laban sa positioning ng playoffs at maging sa play-in tournament? Sino nga bang dederecho sa playoffs at sino naman makikipagsapalaran sa play-in tournament? Well, tara na't sundan na rin natin nito ng naging performance ni Kai Soto sa paggawa niya ng kanyang career high. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa akin channel. Saktong 2 linggo, mga Kawan Stories, bago matapos ang regular season, magkakadikit pa rin naman nga po ang mga record ng mga koponan sa standings ng West, lalo na sa top 1 hanggang top 3 kung saan 0.5 games lamang ang pagitan nilang tatlo na Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder at Denver Nuggets. Bukod nga po dyan, halos hindi rin naman nagkakalayo ang mga record ng mga teams na nasa play-in picture sa West kung saan kasama dito ang top 6 na Dallas Mavericks, top 7 na Phoenix Suns, top 8 na Sacramento Kings, top 9 na Los Angeles Lakers at top 10 na Golden State Warriors. Siyempre, kung sakali man nga po na magtapos ang regular season ngayon, apat nga dito ang makikipagsapalaran sa play-in. Yes, mga idol, puro nga malalakas na contender na merong legit superstar ang mga teams na maglalaban-laban dito, kaya sigurado nga po na magiging exciting at intense na naman ang kanilang magiging laro katulad ng nagdaang taon. Pero syempre, dahil nga meron pa rin naman ngang natitirang 8 to 10 games ang mga teams ngayong regular season at magkakadikit pa rin naman ang mga record, hindi malabo na mabago pa ang mga ito since malaki ang posibilidad na either may bumagsak sa kanila o di kaya may umangat pa sa standings. Samantala, ilang araw lamang, mga Kawan Stories, mula nang magkaroon ng ating kababayan na si Kai Soto ng malamiyang performance sa Japan B-League, agad rin naman nga itong bumawi sa naging laro ngayon o kahapon ng Yokohama B Corsair laban sa top 2 team na Alvar Tokyo, nang magtala dito si Kai Soto ng kanyang bangung career high 28 points. Ang problema lamang, hindi rin naman nga ito naging sapat para makuha nila ang panalo sa kanilang laro matapos sila dito itong magtala ng 81-75. Pero sa kabila nga po niyan, isang magandang sinyalis pa rin naman ito sa ating kababayan na kayang-kaya talaga niyang makabawi at buhatin ang kanyang koponan kung gugustuhin lamang niya. Gayong maliban nga sa kanyang naitalang 28 points, nakakuha rin naman siya dito ng 6 rebounds sa kanyang napaka-efficient na shooting 12 out of 15 field goals. Ika nga'y isang patunay lamang ito na hindi lang nag-improve ang kanyang laro kundi nag-mature rin naman ang kanyang mga galaw sa kanyang bagong koponan.